Ngayong hapon, ang pag-usapan natin ang kung anong mga system sa breeding. To start the breeding, kailang mahanap kayo ng magagandang breeders through importation or maybe through mga fancier. Pag may lumabas na super na racer, you try to line breed them, fixing the gene of the super bird, and from there, you can outcross to another bird. Makakuha kayo ng magagaling na racer from there. Before you start breeding, be sure na very healthy na yung breeders ninyo bago kayo magsalang. Kailang i-flushing ninyo ng mga gamot. You should vaccinate your birds also. Bigyan nyo ng paramyxo vaccine para to prevent ma-offspring nila na magkakaroon ng paramyxo. When breeding seasons come, pag malusog na mga breeders ninyo, that's the time isasalang mo sila, ipaparis mo sila, then select the best breeders, breed the good ones. Mga alanganin na hindi malusog, wag na ninyo gamitin dahil they cannot produce a good offspring. Ang payo ko naman sa inyo, when you breed racing pigeons, don't use from a winner and to another winner or a champion to another champion expecting that you can get a champion. To make sure that your breeders are in top conditions, daily they should be out in the fly pen, may sunlight sila, they can fly around. If you can help your breeders open loft, mas malusog sila, mas maganda ang sisyo na lalabas sa mga breeders. During off-season, do not feed them too much protein. During breeding season, give them high protein to the breeders para may transmit nila sa mga squab, mga offspring, para the offspring needs them for the growth. Most of my winners are outcrossed, 3-way, 4-way, 5-way. Never use yung line bred bird sa karera. Gamitin na lang nyo ng isang line bred bird to an outcrossed bird. Always use the same characteristic, meaning if it's a long distance bird, breed a long distance bird to a long distance bird. Do not breed a long distance bird to a short distance bird expecting to get the speed of the short distance na ipapasok mo sa long distance. Ang long distance bird, usually mas mabagal sila. Very consistent sila, mabagal sila, but they go for long flight. So you cannot put speed in there. Medyo ibang ang laro nila. Another tip is sheep breeding. What I do, listen mga kapatid, isang lalaking cock na nanalo sa race and another hen na nanalo sa race, if you breed them together, put a good gene to good gene, you produce a very good stock bird. Some of the fancier, what they do, they breed good to good, best to best. From there, ang bloodline, di nila alam what bloodline, so outcross na outcross sila. Ang consistency ng progeny is very slim. Maybe may gagawa ron one or two. But if you line breed your bird, then you outcross them percentage-wise is bigger. Maybe 6, 5 out of 10. So you have a better chance of winning. Good morning mga kalapatids! Ngayong araw na ito, nandito ulit kami para ibahagi ang tamang proseso ng pagkukondisyon ng ating mga alaga. Actually, conditioning, nag-a-apply yan sa lahat ng klase ng panlaban natin or sa breeder natin. Before ang start ng road training, matagal ang preparation mo naman eh. So, ginagawa ko 5 days talaga yan. Binibigay ko yung mga pang-flushing, pang-bacterial, pang-salmostop. Deworm tayo ngayon. After 2 weeks, magde-deworm ulit ako. Then, after nyon,
gagawin ko, mag-flashing na ako. So, flashing within 5 days. After na flashing, papahinga ko lang mga isang araw, dalawang araw, bibigyan ko na sila ng vitamins, then isusunod ko na yung pang-cancer. Then after that, nasa tao na yan, kung gusto pa nila, kung di pa sila satisfied sa ginawa nila, pwede pa nila bigyan ng salmon stop, pang-salmonella. Pero 1 month before ng karera, medyo crucial. Kasi nandun yung stage na lumilipad sila eh. Nag-training sila. Yung katawan nila talagang nandyan na. Ang ginagawa ko, timing. Usually pag north, may time na masama ang panahon. Parang alam natin na uulan yung araw na yun. Ang gagawin ko, hindi ako mag-training. Magpupurga na ako. Tinatimingan natin yung panahon. Parang hindi masayang. Kesa naman, i-schedule natin ng ganito. Biglang ang ganda ng panahon. Next week, hindi tayo makapag-training kasi umuulan. So pinakamaganda, may weather forecast naman tayo, medyo accurate naman, tatimingan natin. Saturday ako nagpupurga. Saturday, after 2 weeks, Sabado ulit yun. Siyempre, purga ulit ako. Pagkatapos ko magpurga ng second purga, Sunday, papatakan ko ng reload. Siyempre, hindi natin masabi, medyo stress sila sa pagsusuka nila dahil nilalabas nila rin yung bulate. Monday, bibigyan ko ng vitamins. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 5 days flushing ako niyan. Umaga, hapon, susubukan ko sila ng Doxyplus. Okay, ang tubig nila, plain water. Kaya minsan, hanap ka ng ibang water soluble na tutulong makapag-flushing din. Like bawang, dinidikdik, binababag, pinaiinom. Yan ang ginagawa ko. Then after Saturday, di ba? Saturday na, 5 days. Sunday, and Monday, reload na binibigyan ko ng electrolyte sa vitamins or power wings, ang amino acid, ganun. Susunod yan, 5 days na naman ulit. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ulit. Bibigyan ko sila ng kanker. Kung isipin mo, magpo-fall lagi sila ng Saturday, then pagdating ng Sunday, Monday, magpapa-recover lang ako, tsaka medyo palakas ng konti, then tira ulit. Once na nagawa natin ang basic principle ng conditioning, makikita natin yung epekto sa ibon niyan. Okay. Hindi tayo pwede mag-stick sa isang system na gagawin natin. Example, ako, nag-training ako na malapit lang. Ang problema, nahirapan yung ibon ko, unang training. So, hindi ko pwedeng sabihin na, bigyan na ng tubig yan. So, titignan natin, ibe-base natin ang kinikilos ng ibon or yung lagay ng ibon sa gagawin natin. Hindi natin pwede sabihin na meron tayong daily program, mahirap yun. Karamihan ng fancier na sumusunod sa ganun, doon nasisira. Nag-training tayo, sabihin natin 100 kilometers lang eh. Nakaano tayo is pang anti-cancer. Kasi, bali wala na may 100 kilometers eh. Kung malakas na ibon natin, di ba? Pero anong nangyari yung araw na yan? Nagkahirapan. Kinuha ng 3 hours yung 100 kilometers. So, pag binigyan natin ng antibacterial yan, hindi tama. Kasi stress yung ibon mo eh. Napagod na 3 oras na may pad na dapat nakukunin lang ng mga 1 hour mahigit eh. Pagod na pagod sila. Binigyan natin sila ng antibacterial. Nagda-down. Kailangan natin mag-adjust. Kaya ako, hahanapan mo ako ng system dito na araw-araw na ginagawa. Wala akong ganun. Hindi ko sila sinasanay ng ganun yung mga lokman ko. Sanayin ninyo. Basta pakita nyo medyo pagod ang ibon. Pagdating dito, sobrang nahirapan sa ripad. Gumanon yung balahibo, papagod, di ba? Vitamin sa schedule ang gusto ko ibibigay natin? Hindi. Electrolyte. Kailangan natin i-recover yung ibon. Dahil simula bata yan, tayo nag-aalaga niyan. Tayo nag-aalaga niyan, simula bata. So more or less, alam mo yung kinikilos nila. Kailangan natin talagang obserbahan yung ibon. Yun lang, yun ang labanan din dyan eh. Tutuusin lang eh. Ang daming gamot, ang daming talagang gamot. Di ba, maraming mamahal na gamot. Di ba, may local na gamot. Ako, hindi sa akin, hindi effect sa akin yung mahal na gamot, murang gamot eh. Ang effect sa akin, subok ko yung gamot. Kahit na local yan, subok ko. Ginagamit. Basic principle during races, very simple. Pag dumating ang ibon natin, galing karera, yun yung tinatawag na recovering period. So, pabilisan tayo mag-recover. So, yun ang ginagawa natin during races. Recovery and conditioning para susunod na karera. Pagka Sunday, umuwi ang ibon galing karera, binibigyan ko ng reload. It's a form of electrolyte. Electrolyte na kailangan nila. Bakit? Ubos ang katawan nila sa laban. Pagod sila.
So pagdating kailangan natin ma-recover. Monday, ganun din. Pero once na malakas ang ibon, Monday ng hapon, susubo na ako ng Doxyplus. Pina-flashing ko na. Bakit ko pina-flashing ang ibon? Kasi yung lumilipad sila, hindi natin sigurado kung bumaba sila o may ininom silang maduming tubig. Diba? So, to make sure, lagi tayong dapat iisipin natin na sigurado, siguraduhin natin. So, pina-flashing natin sila. Ako, flashing ko Monday. Pagdating ng Wednesday, ka-flashing pa rin ako. Para sigurado. Kasi yun ang importante. So, Tuesday, nagbibigay ako pang kanker, antibacterial. Bakit ako nagbibigay? Kasi ang kanker, nasa katawan ng ibon yan eh. So, hindi natin alam na minsan may kinain sila eh. Parang hindi lumabas yung kanker. Siyempre, iba yung lumalabang ang ibon natin na 100% na walang kanker, nang walang respiratory problem, malinis ang katawan. Then after that, pagdating ng Thursday, Friday, yun yung tinatawag na conditioning. Talagang kinukondisyon natin sila. Paano? So, dyan na tayo nagbibigay ng mga supplements. Bali, kahit na magkarera, ginagawa ang training mga 2 to 3 months. Kadalasan lahat ng club nag-training. Bago tayo mag-training, kailangan makasiguro tayong maayos ang ibon natin, malakas lumipad, may resistensya. Kasi once na pag ang ibon natin ayaw lumipad, nasa nakatambay lang kahit saan-saan sa may loft, mahihirapan yan. So kailangan talaga at least 1.5 hours, 2 hours lumipad. Actually, preparations for training namin, simple lang. Pinapaikot namin sila, talagang pinapalakas namin unti-unti. Hanggang maabot nila yung gusto kong lipad, then mag-i-start na kami mag-training. One month before ng training, start ng training namin, nag-de-worm ako. Then, naka-flashing ako, nagbabacterial ako. Para makondisyon sila na maayos at lumipad sila na maayos. Ngayon, papakainin natin yung mga Nortco na kak. Kasi kakapasok lang nila galing love life. So, itong pinapakain ko sa kanila, ito ang mixture ko, sariling mixture ko. So, kung anong kinakain ng breeder employer ko, isa lang. Yan. So, pakainin natin sila. Pag mag-training niya, nag-shift sila sa flyer mix. Flyer mix is mas marami siyang carbo. Pero ako kasi ang gamit ko is high in protein at saka high in carbo. So ako hindi na ako nag-shift. Kung mapapansin nyo, umaga kasi ngayon. So konti lang patuka niya. Konti lang laman ng butsi niya. Mamayang hapon, talagang gaganyan niya, aalsa yan. Kasi talaga papakain namin na marami. So to make sure na kinabukasan, maayos ang panunod ng ibon, 5 a.m. naman daling araw, pagpunta mo ng loft, kakapain mo ngayon ang butsi niya. Dapat halos wala ng laman niya. Kung meron man, konting-konti niya lang. Dahil once na marami pa laman niya, as in talaga marami-marami pa, ibig sabihin may problema sa panunaw. Tapos kumain, paiinumin niya natin sila. So ngayon, matagal ang nilipad nila kanina. So bibigyan natin ng reload. Hindi ko na pinapatak yung reload. Hinahalo ko na sa tubig. Kasi sa dami niyan, baka abutin kami kinabukasan. Inumin natin ngayon. Itinimpla natin yung reload. Hinihiwalay ko ang babae at ang lalaki. Kasi hindi na pwede magsamahin dahil 100% dadapo lang yung kahit saan dahil maghahabulan na sila. Then pagka pumasok ang lalaki, babae naman. Sa tanghali, ganun din. Lalaki, babae. Tapos kinabukasan, balik doon naman. Yung babae naman mauuna, susunod naman yung lalaki. During the training preparations, marami tayong ma-encounter dyan. Una-una nga, pagka nagdadapo ng ibon natin. Kasi minsan yung mga dadapuan niya, kadalasan may mga dagit na ibon. So minsan yung mga dagit na ibon, hindi natin alam, may mga sakit yan. So minsan nagsusubuan sila, naghahaligan sila, doon makakakuha tayo ng mga sakit like ang bulutong. Hindi natin maiwasan, may mga tubig ng ulan dyan na hindi naman na
nandun lang, naka-stay lang, iinumin nila. Doon magkakasakit ng ibalat ng salmonella. Ako sa ngayon, nare-reach ko na yung 2.5 hours nila kada ikot. Pero pag once na umikot sila ng 2.5 hours, 3 hours sa umaga, sa tanghali, nagbababa na ako. Ika nga, mga 1 hour nila kasi nag-training kami araw-araw eh. Ngayon, ituturo po namin sa inyo ang preparation 1 week before the race. Monday, ako binibigay ko kasi is Exelite. Electrolyte siya. Then ako Tuesday, usually nagpa-flashing ako. So sa morning, nagbibigay ako ng Optidox. Then sa hapon naman, ano naman siya, para antibacterial, pang kanker. Then Wednesday, yan talaga buong araw, bawang lang. Ika nga, natural antibiotic tayo. Wednesday pa pala ng hapon, nagpapatak din ako ng L-carnitine. Then Thursday, ang binibigay ko is bibigay ako ng Voltplex sa umaga, morning. Then pagdating ng Thursday ng hapon, nagbibigay ako ng Power Wings. Then pagdating ng Friday, Power Wings ulit hanggang load. Ang preparation ng pagbibigay ng mga ganyan is kailangan sunugin natin sa katawan nila para mag-gain sila ng muscle. Pero kung sa araw ng loading, bibigyan natin sila ng L-carnitine para pag lumipad sila ng laban, susunugin yung muscle, hindi uubra dahil tataba sila eh. Kailangan natin i-force play ngayon, umaga at saka hapon, para makita natin kung lilipad sila maayos dito para may karga natin mamayang gabi sa club. For me, ang best conditioning talaga is ang mid-toss. Kaya nga yan yung pinaka most effective conditioning. Hindi lang katawan nila, pati yung isip nila. Ang mid-toss, yan ang self-training. Sariling takbo namin, papalpar namin. Halimbawa, hanggang dito, hanggang Mabalakat. Kailangan natin yan bago yan dumating ang laban. Dalawang araw yan. Miyerkules tsaka Webis. Mas maganda. Bago dumating pa yung laban. Pag Friday, pahinga na yun. Hanggang Sabado, kakarga na namin. Actually, ang mid-toss depende naman kasi. Depende sa lagay ng ibon. Once na medyo patapos na ang laban at ang katawan nila ay sariwa pa, nilalayo ko ng mga 100 kilometers to 120, 130. Pero once na medyo pagod sila, papahinga ko na sila. Iti-training ko sila mga 50 to 70 kilometers lang. Pwede na natin silang pakainin. At na yan, handa natin pagkain nila para may pasok na natin mga ibon dito. Actually, sa akin kasi hindi ko prefer ang ida-diet natin. Lalo malapit na ang laban, dapat lalo silang lumalakas kumain. Kasi ika nga, nilipad nila todo-todo na eh. So, para may masusunog sila. Dahil pag dinayit natin yan, pagdating ang laban, ang ibon natin, puro payatot na. Dalawang beses natin sila pakainin sa isang araw, umaga at hapon. Sa umaga, alas 10 ng umaga, sa hapon, alas 5 ng hapon. Actually, hindi ako nag-a-adjust eh, ng feeds. Kung ano yung mix na binibigay ko, yun lang. Takot kasi ako dahil lalo yung crucial na yan, eh, 1 week before the race, nag-adjust tayo ng feeds at malaki ang pinagkaiba. 100% maglulugo ng ibon, makakalbo. So, yun ang iniiwasan natin. Dahil once na naglugo ng katawan yan, masakit niya maglulugo. Ito yung mga ginagamit namin na sa tubig. Pampakondisyon. Excellence. Ito, Reload every Monday, Opti Power Wings every Wednesday, tsaka itong Opti Carni every Friday, MWF silang tatlo. Na-schedule kasi yan kung ano yung ginagamit namin na gamot. Ito, Monday ngayon, ito ngayon yung gagamitin natin, Reload. Ito yung papainom natin ngayon sa ibo natin. Ang pagtimpla niyan, itong pitchil na ito, 1.5, isang kutsarita lang. Para sa 1.5 na water yan. So, kailangan by Monday ng hapon, ang ibon fully recovered na. Kaya natin pinapainom ng Reload para mabilis na ma-recover yung katawan nila. Siguro, ang pinaka-tip ko sa tips sa mga fans here, huwag nating gawing baby ang ibon natin.
Ika nga, huwag tayo sumunod sa ibon. Ang ibon susunod-susunod na rin mangyari. Then, proper observation talaga. Tsaka yung dapat talagang tutukan natin. Huwag natin sila pabayaan. Huwag sa pinabayaan natin yan, mali nga tayo ng isa. Malaki ang pwede mangyari. Malaki ang pwede magbago. Ika nga, nasa top condition ng ibon natin, biglang babagsak. Tuturuan namin kayo ng mga tips sa pagpili ng magagandang lahi ng kalapate. Ito isang halimbawa ng isang inahin na babae. Dahil makita mo ang ulo niya ay mas maliit. Kasi ang mga lalaki, malalaki ang ulo at yung tuka nila ay maikli na malapad sa ilong. Ito naman hawak ko ngayon isang halimbawa ng lalaking kalapate. Ang kanyang ulo ay mas malaki kumpara sa babae at ang kanyang ilong ay mas malaki. Kailangan meron tayong magandang lahi ng kalapate, mga pigeon strain. Ako, ang paborito ko ay mga Inbrek, Wynan, Gentilen, Pedalhopen. Ang bloodline kasi doon mo makikita, no? Lalo na tignan mo yung pedigree. Kung anong mga naging history nung magulang nung ibon na yun. Pagkabili ng kalapate, may kasama silang mga pedigree. Ito mga pedigree, nakalagay dito yung mga performance ng ibon. Kung mga winner ang naging magulang nila, at least meron tayong makukuhang traits o strain na galing doon sa mga magulang ng mga nananalo. Itong software na ito ay Pigeon Loop Organizer. Dito natin nilalagay lahat ng mga breeding, mga record ng mga lipad ng kalapate. Katulad itong Pedalhopen na ibon na ito, dito makikita yung mga performance ng mga kanyang magulang. Tulad ng yung tatay niya, nag-champion siya sa International PAW. Ang mga ninuno naman niya, naging champion din. Kaya nila Forrest Gump. Pag pinasok mo lang yung numero, makikita kagad kung ano yung mga performance ng mga ibon. Yung mga magulang nitong inbreak na ito ay may mga magagandang record na winning lines. Kaya kung ipagkocross mo sila, ang dugo nila kasi magbe-blend ulit eh. Ito ay nakatapos ng Tacloban. Ito ay libreed namin sa Wynan. Pipiliin mo yung katawan na gusto mo, kung anong klase karyera gusto mo, mabilis o yung mga long distance. Titignan mo yung hugis ng katawan. Katulad ito, pagka tinitignan natin yung ng kalapate, itong kill niya, kailangan hindi siyang litaw na litaw. Pagka dinidiin dito, magkabilang parte nito, may muscle. Kaya pagka hawak mo ng ganyan, pagka may muscle, ang tinitignan ng karamihan ay yung laki ng pakpak niya. Pagka malaki ang pakpak nila, mas hindi hirap ang kalapate. Nakaka-uwi sila ng mabilis. Pagka malinaw na malinaw ang kanilang mata, ibig sabihin malusog sila. Yung mga ganyang bloodline, kadalasan sa internet na lang natin nare-research. Meron din impact yung sa winning line as depende sa'yo kung i-cross mo na lang o yung sa pairing mo. Ang bloodline kasi, parang mas lamang ka sa ibang nangangarera kung ang lahi ng ibon na ginagamit mo ay nanggaling sa magandang ancestry. Magandang...